Hello guys, my name is Nas nga pala and I am a tattoo artist from Bicol. I am a tattoo artist for more than 11 years. So, ginawa natin yung video nito para mabigyan natin ng sagot yung mga tanong, especially yung mga tanong ng mga tattoo artist dito sa Bicol na kung bakit nga ba naglilipatan yung mga tattoo artist from coil machine to rotary machine. Yes, sana matulungan ko kayo. Ayan. So, nandito tayo sa table ko and this is my personal machines and papakilala ko lang sila isa-isa. This is my stealth. This is my this one. This is the stealth 3. Yes, ito yung latest na unit ng steel. This is a rotary machine. This is also a Toretto. Yes, ito ang Toretto machine. And my all time favorite yung coil machine. Yan, yung coil machine ko. Sunskin. And my Metallica gun. I do have also itong pen type machine. And this is AK-47 machine type. So start tayo sa coil. Coil, yan. Yeah. All time favorite natin na coil. Bakit nga ba from coil machine, naglilipat sila? Karamihan ng mga tattoo artist naglilipat from coil machine to rotary machine. Unang-una is yung bigat. Yes. May mga magigian na mga machine ngayon pero parang iba yung hatak or yung dating nung performance nung mga medyo mabibigat kasi mas maano mo yung control and yung vibration ng machine. Especially ito talaga, personally ito talagang paborito to. Medyo mabigat din talaga. Oo, siguro mga pag kinilo mo to, mga half kilo. Oo, kasi pure bronze ito na body. Ang nagpapabigat talaga yung body. Meron din ito, yung Metallica gun. Meron din silang yung body medyo magyan. Siguro magaan-gaan siya ng mga ilang porsyento lang dito sa Metallica machine. Ayun, dito sa sunskin. Mga paborito ko to gamitin. Especially sa line. And ito sa shading. Ito yung sinishade ko. Kasi hindi nag-create ng trauma sa skin. Pag ginamit mo. You will be dealing with a low voltage lang, mababang voltahe lang na ang ginagamit natin dito. Siguro kaya sila naglilipat. Yung pinakauna nga is yung bigat nitong machine. Mabigat talaga siya. In my opinion lang 'yun ha. It's my own opinion kung bakit sila naglilipat. Kasi kahit ako naglilipat din. Pero depende kung kasi nung una, yung mga kliyente ko, mga medium pieces, small piece lang yung nagawa ko. So, siguro mga inaabot lang ako ng mga 3 to 4 hours hanggang 5 hours. 5 hours, mahaba na yun. Pero ngayon, medyo matagal na kasi medyo malalaki na ginagawa ko. Especially yung mga half sleeve natin na colored, inaabot tayo ng almost 10 hours to 12 hours. Kaya, nagiging problema. Sa akin personally, yung bigat ng machine. Kasi nga sabi, ini-endure din nung client natin yung pain sa needle. Pero ganun din pala tayo, nag-endure din tayo ng pain sa ngalay dito. Especially pag inano mo na to, pag linagyan mo na ng ano to, okay. Mabigat na siya. So mahirap na siya i-handle for 10 hours, 12 hours, di ba? So mabigat na.
Meron naman ngayon mga magagaan na ng mga machine pero hindi pa ako naka-try nung magagaan. Siguro yung mga beginner machine na coil machine, mga magagaan sila. So ba, punta tayo sa rotary machine. Rotary machine naman, kung ano yung kinabigat nung coil machine natin, ganun naman ang kinagaan. Kinagaan ng rotary machine. And it comes with ito, yung pangkabit. No, ito yung pangkabit na mag-iipit sa needle. Not like dito sa coil machine natin, naglalagay pa tayo ng mat, ng rubber para mas maipit natin na maayos yung pressure ng needle and yung vibration niya. Kaya dito, check na siya, di ba? Hindi ka na maglalagay ng ano. Yung ibang rotary, no? Yung ibang rotary, naglalagay pa naman ng rubber. Pero ito, yung kinuha ko na rotary, yung hindi na ako maglalagay ng needle. Ayan. And, yung pwede kang magdalawa. Oh, pwede mong gamitin sa RCA, ay pwede ka sa clipboard. Ako talaga, personal, na ginagamit ko sa RCA. Kasi yung RCA, walang interruption. Minsan kasi pag clipboard, may interruption siya. May interrupt ka in a way na pagka masyado ng magalaw, pag nagsishade ka, gumagawa siya ng power interruption doon sa machine. So, yung RCA para sa akin is wala. Tuloy-tuloy, dire-direct. Regardless sa wire, no? Regardless sa wire and sa paglalagay. And same din dito, kung may magaan na rotary, may mas magaan pa na rotary. So, ang ano naman ng rotary, yung performance. Kasi may rotary naman, especially yung mga China na rotary, linalabas nila yung mas magaan nga, pero hindi kayang mag-handle ng matataas na voltage. And hindi kayang gumamit ng mga mas malalapad na needles. Kasi kung mga malalapad na needle, kailangan na ng matataas na voltage para mapapasok natin yung ink sa balat. And eto, maraming nahuhumaling dito sa parang dildo na machine. Nakita mo? This is what we call the pen type machine. Naging ganito na lang siya kasi ginover ko siya ng grip tape. Ginover ko na siya ng grip tape kaya naging bulky na siya. All you just have to do is put the needle, yung cartridge. Nga pala, yung gamit natin dito is hindi yung ordinary na needle. Like this one. Ito po yung mga ordinary needle na ginagamit natin. Yan. But ito, hindi pwedeng gumamit ng ordinary na needle. We will be dealing with a cartridge needle. Yes. Ito. Cartridge needle. Tapon ko paglalagay. All you have to do is just put and use. And RCA din siya. So, hindi mo na kailangan ng clipboard. Kasi pangit naman kung i-clipboard mo pa to. Para na siyang plancha, di ba? Ayan. So, i-twist mo lang siya, yung haba ng needle. Ayan. Ginagamit ko siya minsan for mga minimalist, parang astig, parang pogi katingnan, as a tattoo artist, di ba? Yung mga minimalist, maliliit lang din. Kaya din niya makipagtagalan for almost mga 10 hours. Depende rin siguro sa brand na ginagamit natin. Ayun. So, sana may naibigay ako sa inyo na idea kung bakit nga naglilipat-lipat yung mga tattoo artist from rotary machine na ang ginagamit nila ngayon. Actually, yung mga ano kasi ngayon, depende kung paano mo gagamitin. Pwede ka naman gumamit, pwede gumagamit pa naman ako ng coil machine, pero
ang paggamit ko ng coil machine, pag mga maliliit na lang. Yung mga 3-4 na oras na lang, hanggang ganun na lang na oras kung ginagamit ito. And yung ginagamit ko na palagi is itong mga rotary machine. Yes. Oo. So ako ang nagpapatotoo na lahat nga o karamihan nga ng mga tattoo artist is naglilipat sa sana may naituro ako o naibigay ako sa inyo na idea kung bakit ganun naglilipat sila. Hindi naman siguro sa performance ng coil machine kung bakit sila naglilipat ng mga ng machine from coil to rotary. So, tutukan nyo lang, baka meron pa tayo susunod na video. Baka maituturo na natin sa inyo kung paano yung mga technique ng mga simple na to. Bibigay din tayo ng konting advice dun sa mga nagsisimula pa lang ng mga tattoo artist. So, ayun. Thank you sa lahat and see you on the next video na lang, ha? Bye-bye.